isa sa pinakamatagal ng library dito sa Bukidnon. Ngayong araw na to ay pupunta lang naman tayo sa ika-20th founding anniversary dito sa Kibawi, Bukidnon, sa kanilang public library para makikain. Joke lang! Siyempre, pupunta tayo para balikan yung masasayang araw sa library nung di pa uso ang internet. Alam naman natin sa panahon ngayon na ang kabataan ay halos sa internet na pumupunta kung may gusto silang i-research. Pero alam niyo ba na marami rin wala sa internet na makikita mo lamang sa library? Tara at samahan niyo kami sa kanilang ika-20 taong anniversary. So mga manoy, huwag ang kasulod para makasulod rin. Uy, nasa mo yung manoy yun. Uy, kaya din uy. Lagi, suro niyo ba? Ama si manoy yan. So over here sa Kibawi Function Hall, diin nagsundayag sila sa ilang 28th celebration diri sa Kibawi Library. Kung asa ilang tema, 20 years of learning, connecting and growing, celebrating Kibawi Public Library. So gibitaran ta diri sa LGU Kibawi, no? Tan-aon ta dito sulod kung unsay naa ug tan-aon pud natin lang pagkaon. All right. Yeah. Sa punto ito ay nasa loob na kami at napakinggan namin ang iba't ibang history ng mga library dito sa Bukidnon. Hindi magkita sa magsaysay ng mga sir, kung sa may ganang prospect or kanang in the future diri sa Kibawi Library, sir, sa mga mahitabo or kanang mga maayong mahitabo ka, sir? Okay, good day to everyone. As the president of the Kibawi Public Library, it's the lone supporter, namely the Friends of the Library. I am the president almost 10 years, no, sa library. Dayon, we are having a request to Senator Miguel Subiri na mangayo mig bagong building because our library now in Kibawi nag-overflow ang mga books tungod kay ang tanan mga books halos kinatagikan sa landline na sod. Nagkakibawi na sila nga mga lumulupyo before. Oh. Pertuan na sa Amerika na muyo, Japan, Australia, Canada, and some other countries. Gipangayuan ako kay they know me because they were classmates before here because I'm from Kibawi and I was born in Kibawi. So, ga-overflow ka ron ng among mga libro. Daghan kaayang ubagay panghatag na mo sa mga barangay. Busa, ang amo ga hope good me and pray nga mahatag na ni Mig Subiri ni Sen. President Mig Subiri ang maong among request kay naa na mi venue ug asa dapit ibutang og ready na naa na gyud mga plano bisag ang building sketch na ana. I am extending my gratitude to all who supported the Kibawi Public Library, who continue supports our library. So nakoy gamayng joke gamay sir. Oh shit. Here we go again. Pero eh pagka logic. So unsay pinakataas nga building dili sa tibuok kalibutan, sir? Sa imong idea lang, sir, unsay pinakataas nga building dili sa tibuok kalibutan? Oh, siguro we can kita na to na dito sa kauluhan sa Manila. Kauluhan na kuan dili sa kon wala. Wala na dili sa Kibawi. Sir, sir, dili mo so ang ina sir unsa man? Unsa man? Library, sir. Ano man? Ano man? Kaya dagag stories. Thank you, sir. So, nakataas nga building sa tibuok kalibutan. Pag-yud building. Building. Uy! Kaya, corny jokes nga lagi. Kaya, there is Kibawi. Kaya, marag ma-identify. Hindi ko kapalos. Wow, hirit na? Yeah. Naunsa man. Unsa man. Hindi. Library. Ngano? Ngano? Daghan mag-stories. Pinakataas na building? Oh, sa tibuok kalibutan. Parang ang kadungo buwan eh, pero isa lain man ang nasod. Oo, oh, ang nasod. Kung sa tong nakuan eh. Kalimut ko? Kung sa man? Hindi library. Ayun to. Stories.
Pansin niyo ba? Pag sumasayaw ka, sinigutom talaga. The most awaited part of the event. At dahil busog na ang lahat, nagsimula na ang part 2. Dito, nagsalita na ang ibang ISMU member, as Kevin, si Vice Mayor, at saka si Mayor. Sabi ko ang great gift of intercessor. Yes, nakagaya yung technology with AIDS. Internet, we're still ang atong traditional gift na matosal library. Sa lahat ang huwag tayo ng isa dito, ang research na huwag niya nakita o kung saan niya gusto, and that's training. So ma'am, ang salamat kayo ninyo sa inyong ipamiliin na legacy na hantong ma'am sa lahat ng mga generations. At doon na mo'y nadalit sa ilang kapaw. Nagkasalamat! Puso ma'am!